Ilang araw na kitang sinusuyo, di mo pa rin tinatanggap ang pag-ibig ko, ang sabi ni Danilo Restivo. Sorry, pero priority ko talaga ang pag-aaral ko, ang sabi ni Elisa. Pagbigyan mo na lang ako, last time na ito, may regalo ako bibigay sa'yo, tapos aalis na ako, ang sabi ni Danilo Restivo. O sige, magkita tayo mamaya. After nito, wala na talaga ha, lubayan mo na ako, ang sabi ni Elisa. Thank you very much, thank you mahal ko, pasensya ka na, naabala kita. Ginagawa ko sa'yo ito dahil mahal talaga kita, pero after nito, aalis na ako, pagtapos nito talaga, promise, ang sabi ni Danilo Restivo. Yun na ang huling araw na nakita pa si Elisa Claps. Viewer's discretion is advised. Si Danilo Restivo ay 5 taon na mas matanda kaysa kay Elisa Claps. Nag-aaral siya ng dentistry nung time na yon sa Italy. May reputation siya na weirdo talaga at marami siyang babae na ginugulo sa neighborhood niya. May ugali siya na random lang makikipag-usap sa mga babae tapos aanyayahin niya mag-date. Kunwari, bibigyan niya ng mga regalo para mahikayat ang mga babae na natitipuan niya. Pag na-reject siya ng babae, magbabago ang ugali niya bigla. Para siyang tikbalang. Susundan-sundan yung babae tapos tatawag sa telepono paulit-ulit. May reputation din ito na tatabi lang bigla sa isang babae sa bus tapos biglang maglalabas ng gunting at puputulin ang buhok ng babae for no reason at all. Nung September 1993, pumasa sa exam sa school si Elisa Claps. Sa isip-isip ni Elisa Claps, good mood ako ngayon, kaya sige na nga, kikitain ko si Danilo Restivo. Tsaka isa pa, naawa talaga ako kay Danilo, parang lonely siya lagi at depressed. Nung 11:30 ng umaga, pumunta si Elisa Claps sa church sa Portenza, Italy para kitain si Danilo Restivo. Yun na ang last time na nakita pa si Elisa Claps. Wala nang balita sa kanya after 17 years. Naglunsad ng investigation ng mga pulis sa area. Ang problema, ayaw makipag-cooperate ang simbahan sa investigation. Hindi tuloy nakapag-search ang mga pulis ng mabuti sa loob ng simbahan. Pagkatapos ng mga pulis questioning kay Danilo Restivo, ay pinalaya na siya. Walang sapat na evidence laban kay Danilo Restivo. Ang kaso sa pagkawala ni Elisa Claps ay naging unsolved case. Noong 2002, nakipag-online dating si Danilo Restivo. Dito na-meet niya si Heather Barnett. Love, sabi mo mahal mo ako. Ano na, mag-meet na tayo, ang sabi ni Danilo Restivo. O sige, mag-meet tayo. Gusto na kita makita rin, mahal, ang sabi ni Heather Barnett. Parang leon na nakaamoy na naman ng bagong kakainin itong si Restivo. May bago na naman siyang biktima. Agad-agad kumuha ng plane ticket si Danilo Restivo at lumipad from Italy to England kung saan nakatira si Heather Barnett. Noong November, tumira si Danilo Restivo sa tapat ng bahay ni Heather Barnett. Nag-date sila ni Heather Barnett panandalian. Hindi alam ni Heather na siya pala ay nahulog na sa isang patibong. Ang bago niyang ka-relationship na lalaki ay isa palang nagbabalat kayo na ahas. Noong November 12, hinatid ni Heather ang dalawa niyang anak. Aral kayo mabuti ha, ang sabi ni Heather. Yes po, mami, ang sabi ng mga anak niya. Iyon na ang huling araw na makikita nila ang mama nila. Pag-uwi ni Heather sa bahay niya, sabay dating din ni Danilo na may dalang pamalo. Pinukpok sa ulo si Heather. Nanlaban si Heather. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ang sabi ni Heather Barnett. Isang malakas na hampas ulit ang ginawa ni Danilo sa ulo ni Heather. Sa sobrang lakas, nabasag ang ulo ni Heather na parang isang itlog. Parte ng bungo ni Heather ay tumalsik at na-expose pa ang utak niya. Natumba si Heather habang naghihingalo. Itong si Danilo naman ay kinaladkad si Heather patungo sa banyo. Ang mga dugo ni Heather ay parang pintura na puminta sa sahig habang kinakaladkad siya. Unti-unti na nagdidilim ang paningin ni Heather, unti-unti na sumasara ang mata niya. Itong si Danilo naman ay hindi pa humihinto. Kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak ng maraming beses ang naghihingalo na si Heather. Hindi pa huminto dito si Danilo. Binuksan din ni Danilo ang damit ni Heather at hiniwa at pinutol ang parte ng katawan ni Heather at nilagay sa tabi ng ulo. Nilalasap ni Danilo
ang karumal-dumal na krimen niya. Parang leon na ninanamnam ang mga laman at bituka ng kanyang biktima. Nakatanggap ng report ang mga pulis at dali-dali sila pumunta sa crime scene. "Inspector, tingnan mo ito. Nag-iwan ng mga bakas ang kriminal," ang sabi ng isang pulis. Itong si Danilo ay nag-iwan ng green na towel at sa kamay ng bangkay ni Heather ay nilagay ni Danilo ang pinutol na buhok ni Heather. Mayabang itong kriminal na ito. Sinadya niya mag-iwan ng signature niya dahil akala niya makakatakas siya. "Hinahamon niya tayo ah," ang sabi ng inspector. Nag-door-to-door investigation ng mga pulis sa mga kapitbahay ni Heather at doon napuntahan nila ang bahay ni Danilo. May napansin silang malakas na amoy ng bleach sa loob ng bahay ni Danilo. Sinundan nila ang source ng amoy na ito. Nakita nila ang sapatos na nakababad sa bleach. Nagsuspetsya ngayon ang mga pulis. Kinuha nila ang sapatos para ma-examine. Si Danilo naman ay naging person of interest. Ganun pa man, ang mga ebidensya na ito ay kulang para madiin si Danilo. Pagkatapos ng police questioning, pinalaya ulit si Danilo. Umabot ng maraming taon hanggang sa wakas, nagkaroon ng big break ang mga pulis. Noong March 2010, ang mga construction workers ay tinawag ng simbahan sa Porteza, Italy para ipaayos ang bubong dahil may leakage. Sa may bell tower ng simbahan, nabigla ang mga construction workers. Nakita nila doon ang mummified na katawan ni Elisa Claps. Nung tiningnan ng mga pulis ang kamay ni Elisa Claps, nakita nila doon ang ginupit na buhok ni Elisa Claps. Nakahalata na ang mga pulis dahil dito, parehong signature ang nakita nila sa bangkay ni Elisa Claps. Nireport ng mga Italian pulis sa England ang na-discover nila. Nagsagawa din ng DNA testing sa katawan ni Elisa Claps. Nakita doon sa katawan ni Elisa Claps ang DNA ni Danilo. Ito na ang hudyat para sa mga pulis sa England na arestuhin si Danilo. Ginamit ng mga pulis ang ebidensya sa Italy para madiin itong si Danilo. Nagbigay ng final decision ng korte. Si Danilo ay guilty beyond reasonable doubt. Nasa kulungan na si Danilo at hindi na siya kahit kailan pa makakalaya. After so many years, si Elisa at Heather ay nakakuha din ng hustisya.